Magandang araw mga kababayan. Narito ang ating mga pangunahing balita ngayong araw. Isa sa ating mainit na balita ngayon ay ang pahayag ni Congressman Rodante Marcoleta kaugnay sa kontrobersyal na issue ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon sa kanya, hawak na niya ang mga ebidensyang magbubukas sa kaso na matagal nang inaabangan ng publiko. Sa isang press conference na ginanap kanina, matapang na sinabi ni Marcoleta na meron na siyang mga dokumento at testigo na magpapatunay sa mga anomalya sa loob ng PDEA. Ano niya matagal na itong pinag-aaralan at pinaghahandaan upang masiguro na matibay at kapanipaniwala ang mga ebidensyang ilalahat. Dagdag pa niya, hindi siya papayag na muling malusutan ng mga tiwaling opisyal ang kanilang mga pananagutan sa batas. Ayon kay Marcoleta, layunin ng kanyang hakbang na ito na linisin ang ahensya mula sa katiwalian at masigurong mapapanagot ang mga sangkot sa mga illegal na gawain. Ani niya, ito ay ang simula lamang ng isang malawakang imbestigasyon na inaasahang magbubunyag sa katotohanan at magdadala ng hustisya sa mga biktima ng iligal na droga. Abangan ang mga susunod na ulat kaugnay sa isyong ito para sa mga iba pang baltilta. Kung ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bound Pinas. Record nyo, wala talaga yan. Yes, pero please do not make that impression to this committee na non-existent yung papel na yan. Paano nagkakaroon ng soft copy kung walang hard copy niyan? Existent yan, but you cannot determine the location of that paper. Yes, Your Honor. Am I correct? Okay, so dapat magkaintindihan tayo dyan. Yes, Your Honor. At tayo yung nagdududa kung sino nagtago ng papel na yan at sino nag-leak, di ba? Sino? Kaya yan tayo nagkakaroon ng investigasyon. Okay, please, yes, continue. Mr. Chairman, if I may. If an agent prepares a pre-op report, theoretically, and does not submit it, dahil nagdalawang isip siya, natakot siya, kung ano man ang motibo niya, o nabayaran siya, kung ano man ang motibo niya, he did not submit it, as you testified, wala sa records niyo. Is that document confidential? Is that document part of your official records? My answer, Your Honor, it's no. It's not become. It did not become part of the official records of PDEA. Maybe that documents ay naging official or personal file lamang po ng ating resource person. Ngayon, ang personal file ng isang resource person, tulad ng sinabi ng ating chairman, nung siya'y police, marami siyang mga informant, may mga ebidensya kang nakakalap. Pag-alis sa departamento, pag-retire, dala-dala niya yun. Iuwi niya yun. Parang ako rin yan. Noong nag-congressman ako, nag-governor, unang term ko sa Senado, nung natapos, dala-dala ko rin lahat. Malay ko bang bawal yun? Sabi nga ni Senator Tolentino, wala namang batas na nagsasabing bawal yun. So hanggat hindi tinatanggap ng PDEA, para magpasa kayo kung itutuloy nga ba yung operasyon o hindi, hindi pa opisyal na dokumento ng PDEA yon. Ganun po ba interpretation yes, niyo? Yes po, Your Honor. So it may be a document prepared by a PDEA agent, but not something that the PDEA would stand on as of yet, because it has not yet been tested the veracity, the validity, at hindi hinusgahan pa kung ito nga ay i-operate natin o hindi. Yes po, Your Honor. Ngayon, tudutungan ko po ah, kung pinapanood niyo po yung mga hearing ni Senator Bato na number one yata to sa social media ngayon. Ang alegasyon ni Ginoong Morales ay hindi sa pinayagan i-operate. Pinigilan siyang i-operate. Umakyat hanggang kay General dating Director Kakdak. Umakyat hanggang kay Gadapan. Umakyat hanggang kay ESSO. Ang dami ng pinuntahan. Kaya ang pinatawag pa rin siya sa Malacanang eh. Ang tanong ko, kung hindi bahagi ng record ng PDEA, paano ito matatanggihan ng kahit sino sa PDEA kung wala sa records? Okay, Your Honor. Actually po ang nangyari dito kasi is hindi po sinunod
ni Mr. Morales yung standard procedure of PIDEA. Kasi pag may dumating na confidential informant, yung dapat gagawin niya after conducting interview, that si Mr. Morales dapat kakausapin niya rin po yung kanyang immediate superior, which is director, the division chief during that time ay si Director Francia. And after talking sana kay nasaan Director si Francia? Francia, nasaan si Francia? Submit po siya ng travel? Ng excuse. Your Honor, Mr. Chairman, dinay nga po ang extraction po ni ano. Wait until I recognize you, ha. Kaya may chairman dito para ako magdala sa discussion. Tatanungin kita mamaya. You want to say something? No, he was about to say something. After po sana sa kanyang division chief, dapat malalaman din po ito ng kanyang director. And during that time, it's Director La Chica, yung Director of the Intelligence and Investigation Service. Nagtataka po kami kung bakit even yung kanyang division chief, si Director Francia, even yung kanyang director in the Intelligence and Investigation Service, si Director La Chica, hindi man lang na-inform. In fact, wala silang kaalam-alam sa nangyaring ito. Dumirekta daw siya kay Deputy Director General for Operation, si then Sir Gadapan. Hindi po yun yung normal procedure. In fact, the Deputy Director General for Operation, hindi na po kailangan yung approval niya. In preparing this particular documents na dalawang yan, hindi po kailangan yung approval ng DDGO. Ang mangyayari po, dun lang sa level nila, dapat naayos dun. And after that, kung after validation, okay, so dapat dun pa lang sila kukuha. Magre-report sa Plans and Operation Service para po makakuha ng authority to operate and pre-operation report. So at in yung binabanggit case, ninyong Deputy Director Gadapan, nagkataong pumanaw na. Yes po. Pero so far yung mga buhay pa, hindi pinapatotoo. Yes po. Actually, yung mga allegations, yes po. So far, actually, Your Honor, sa presentation ko po, kasama po dyan yung affidavit of the 8 agents that during that time, they were assigned dun po sa Intelligence and Investigation Service. Now, kung sila sandali, po yung... Sandali, ha? Andito mo lang si General Kakdak. Sir, this happened during your time? Di ba 2012, ikaw... O si Gutierrez? No, Your Honor, it was still Yusek Gutierrez. Ah, Yusek Gutierrez pa, sir? Yes, sir, because I assume October 18, but my order is October 11. Okay. Thank you, sir. Thank you, Your Honor. Ang hirap po lang natin matanong dahil puro pumanaw na sa langit na. Thank you. Please continue. Dito po sa dalawang nakita natin na pre-operation reports in authority to operate, sabi ko po kanina maraming blanco. And then we have to take note of the fact na linagay niya po dyan na 7 other personnel of the IIS, Intelligence Investigation Service. Consistent po yan dun sa kanyang naging letter sa aming pong Director General of PIDEA dated April 7, 2024, na yung conduct niya ng interview doon sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. So ano pong ginawa ni PIDEA para po malaman kung totoo o hindi? Pinatawag po namin yung mga naka-assign during that time sa Intelligence and Investigation Service. Sino-sino yun? We have consulted the Director of the Human Resource Management Service of PIDEA and then kinausap namin sila, nangyari ba talaga to o hindi? Ang sabi po nila, wala po silang kaalam-alam, wala po silang natatandaan based on their personal recollection na may nangyari pong confidential informant na nag-report stating therein na yung subject po na nandito sa ating pre-operation report and the authority to operate ay naging po. Okay, yung nga, na-discuss na natin ang previous hearing, no? Yung affidavit nila. Yes, next. Pero yung tinanong ko sila, were they present during the time na kinausap ni Morales yung confidential agent, allegedly, yung araw na yon, which was a Saturday? Ang sabi rin ng mga agent na yon is, wala daw sila dahil Sabado. Yes po. Wala daw sila doon. So tinanong ko pa nga, ano magiging implication nitong affidavit niyo doon sa pag-disclaim sa claim ni Morales na wala pala kayo doon sa area noong panahon na yan. Kaya just to be fair, just to give way to all these testimonies. Yes po, Mr. Chief. Pero sige, continue. Sa letter niya po kasi, Your Honor, binanggit niya po na yung kanyang
pagkakausap dun sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. That's why ang ginawa ni PDEA... Yung nga problema, hindi nga niya masabi kung sino yung mga tao yes na yun. Ma-recall mo, Morales, sino yung mga kasama mo doon? Your Honor, nandun po doon sa deposition. Nandun po kung sino-sino yung nandun present. De, hindi mo bigay ang pangalan. Wala mo, hindi ka malala. Harap mo. Your Honor, napakatagal na po nung ano na yun, pagkuha ko ng statement at yung istorya na yung 2012, Your Honor, nung kinunan ko yung confidential informant. Kaya yung pong sinasabi nila no, na ganyan, ano, pinaharap nila yung mga dati kong kasama. Your Honor, naiintindihan ko po yung pinagdadaanan ng mga kasama ko. Wala naman ho silang pagpipilian. Kung pipiliin nila ako o pipiliin nila yung trabaho nila ngayon, Your Honor. Okay, sige, thank you. Your Honor, dito po yung mga nag-execute ng affidavit, we can once again ask them regarding this. Kasi wala naman pong ibang sasabihin si Mr. Mo Jonathan Morales na kasama niya kung hindi po yung mga naka-assign doon sa Intelligence and Investigation Service. And then, one thing, Your Honor, if I may continue, dito po sa ating pre-operation report, ang nakalagay po dyan na unit is Unit 4-C. Yun po yung address sa Rockwell, Unit 4-C. At kinonfirm po ito ni Mr. Morales during the first hearing. At ito po yung lumalabas sa social media for the past 2 months na nakikita po ng lahat, nakikita po yung address for DASI po ito. At ito po yung kinonfirm niya for several times. Inamin naman rin niya na clerical error yun. 46 DASI talaga yung unit ni Marcel Soriano, kasi nakalagay din doon sa ibang papel niya, 46-C, di ba? Yes po, sir. So, ano mangyayari naman yan sa atin yan, yung mga nagkakamali tayo sa ating mga papilis? Mas importante, na-confirm natin na mayroong 46-C sa Rockwell na pinagmamayari ni Marcel Soriano na inamin mismo ni Soriano when he testified before this committee. Diba? Your Honor, ang point lang po namin is sobrang magkaiba po yung Unit 4-C sa Unit 46-C. Yung nga, inamin nga niya, nagkamali doon siya, kaya 46-C yun ang totoo. Tinanong ko siya kung saan ang totoo, 4-C or 46-C. Kasi mayroon din siya papel dyan na 46-C, nakita mo? May papel siya dyan na 46-C. So, kinupunta ko siya, saan itong dalawa ang totoo? Sinabi niya 46-C. So, let's leave it at that. Thank you. Please continue. You, please, next slide. Yung ating pong pre-operation report and authority to operate, they do not exist in the PDEA Regional Office, National Capital Region, Records of Operational Coordination Reports. Makikita po natin dyan na yung March 10 and March 12, 2012, meron pong naging coordination. March 10, ang serial number po ay nagtatapos sa 22. Yung March 12 naman po ay nagtatapos sa 23. Indicating na wala pong other coordination nangyari in between the March 10 and March 12. Yung March 10 pong binabanggit dyan, hindi po yan yung tungkol dun sa pumuntang confidential informant kay Mr. Jonathan Morales. Gusto ko pong i-reiterate na ito pong papel na to magpapatunay na wala pong anumang na-report sa regional office ng National Capital Region pertaining dun po sa pumuntang confidential informant. At hindi po ito madadaya dahil serialized po yung control number. Magkasunod po yan, wala pong in-between na nangyari and wala pong other coordination. Kailangan ba talagang ipaparating mo doon sa regional regional operation center kapag may magpunta sa iyo na informant? Ganun ba? Your Honor, lahat po ng coordination. Hindi, it's not about coordination. This is about yung paglapit ng tao sa iyo. Ikaw, may confidential informant ako. Papunta ako sa iyo, sir. May information ako na ganito. I-report mo kagad yan sa Regional Operation Center na may pumunta sa akin na informant? Is that the way it is? Hindi po diretso, Your Honor, after na po ma-process. Oh, after na ma-process. So after ma-process. Yes po. Sige, continue. Thank you, Your Honor. Next slide, please. These documents do not exist in the records of the National
Operation Center of PIDEA. So katulad ng nakita natin sa previous slide, the serial number dun sa March 10 in March 12, 2012 ay magkasunod. Yung isa nagtatapos po sa numbers 1-1 at yung kasunod po nagtatapos po sa numbers 1-2. Ibig sabihin... I get your point. The mere fact na wala siyang control number, wala talaga. No use discussing all these things. Yes. Kasi wala naman talaga ang control number yon. Paano natin ikumpara? Walang control number dahil na-disapprove, hindi natuloy yung operation, di ba? Yes, Your Honor. So, just to there's prove no choice, there's no use discussing this. Dahil, to start with, yung kanyang, yung papel na pinapakalat sa social media, wala talagang control number. Yeah. I'm okay. Just presenting this, Your Honor, just to prove that these documents ay hindi po talaga naging official documents of PIDEA. Ay, hindi naman talaga. Naniwala ko sa inyo na hindi talaga. Thank you, Your Honor. Naniwala ko. No need of explaining it. Kayo lahat nagsasabi sa akin na hindi official document yan. Wala, naniwala ko. Hindi mo talaga makita yan doon. Saan mo makita yan? Hindi mo makita yan. Kahit na anong hanap ninyo. Thank you, Your Honor. Pero, siguro naman, kayo lahat mag-agree sa akin na yung soft copy na yan, meron talaga yung papel na existing na hard copy na kinopya ng Xerox. Ha? Everybody agree with me? Your Honor, actually, kung makikita natin yung pre-operation reports at authority to operate na sobrang medyo malabo at maraming information yung natanggal, kahit sino po sigurong dating PIDEA employee or lalong-lalo na PIDEA agent po pwede pong gawin yan. Madali lamang po yun, lalong-lalo na kung yung taong yung meron po siyang... You mean to say, yung ganong kaluma na papel, pwedeng gawin ngayon? O existing yan noon? Ano klaruhin natin? Pwede po kasi, Your Honor, that's because of paulit-ulit pong na photocopy. Parang it appears na parang... Mr. Chairman, if yes, I may. I did not attend the first hearing and did not attend the entirety of the second hearing, but I know for a fact it's a photocopy. It's a picture of a photocopy is what we have. Yes. If what we have is a picture of a photocopy, paano po natin malalaman kung gaano kaluma nga yung papel na yon? Na may butas, oo, meaning nasa folder dati. Pero paano po natin malalaman kung brown na yung papel, kung luma na yung papel, if what we have on hand, without Agent Morales presenting, former Agent Morales presenting the original, if he has it, how do we find out if it's, how did we find out that it is an old piece of paper? Paki-plus nga yung papel na yan, paki-plus ulit yun.
Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.